Hi guys, good morning. Isang maulang morning po sa ating lahat, guys. So, pasensya na at isa na namang napakaingay na araw sa araw na ito. And for today's video ay ipropagate po natin tong plants na to. So, ititrim po lang po to, guys. Then after, yung mga pinutol or puputulin po natin steam nito ay atin po tong ipropagate. Para ready na po sa mga taong manghingi sa atin, ready na po nating ibigay ang plants na to. So, sa mga nakakaalam, please comment down below. Kasi hindi ko po na-research yung kanyang real name. So, comment down below, guys. And thank you so much. Maraming salamat sa lahat ng ating mga bagong kaibigan. Thank you so much. At sa mga nanonood sa atin, even hindi po nag-subscribe, I'm so thankful kasi malaking tulong na po yun sa akin, guys. Lalong-lalo na po yung watch time minutes natin. Thank you so much. And samahan niyo po ako ngayong i-propagate po ang plants na ito. So, ngayon ay atin po itong ititrim dito na part. So, ganyan lang, guys. Para magkaroon ulit siya ng magandang sibol. Ang ingay talaga dito sa amin, guys. Pasensya na po talaga sa inyong lahat. So, ayan. Maganda kasi to, guys, pag once na blooming. Ito kasi pumayat na kasi hindi ko na po siya naalagaan. So, this week ay aalagaan ko muna yung mga tanim na hindi ko po na bigyan ng pansin. So, isa na to sila. Ayan, kung nakikita nyo po talaga ay pumapayat po talaga siya. Before kasi napakaganda to kasi napaka-blooming po nito at napakaganda po siyang tingnan. At saka marami na din pong nanghingi nito, guys. So, gagayahin ko lang yung ginawa ng aming kapitbahay na tinitrim niya yung ganito niya. Tapos yun, nagumanda siya after. So, maganda siya ngayon ititrim kasi lagi pong umuulan dito sa area namin. Please comment down below sa mga nakakalam kung ano po yung pangalan nito or tawag kasi hindi ko po talaga ma-research yung kanyang totoong name. Even though, ginagamit ko po yung isang app sa plants, yung Leaf Snap. So, hindi po tama yung mga binigyan niya sa akin na information about sa plants na ito. So, ngayon po, guys, ay tapos na po natin na i-trim yung ating halaman. After this ay ilalabas po natin to kasi umuulan ngayon para magkaroon po siya ulit ng mga panibagong sibol. At yan po ay magkakaroon ulit ng mga bagong magandang sibol. So, katulad ng ginawa ng aming kapitbahay, sobrang ganda po yung sa kanya, guys, kasi nag-bloom na po, nagla-lash na po yung kanyang ganitong plants na tinitrim niya. Pasensya na po talaga, guys, kasi hindi ko po talaga maibigay yung kanyang specific name nito. So, comment down below. Thank you so much. So, ngayon po, guys, itong ating mga pinutol na stook or steam ng ating tinitrim na plants ngayon, atin po itong ipropagate. So, sa pagpropagate po nito, napakasimple lang po. Ang lupang ginamit po natin ngayon ay pure garden soil. So, ito na po yun, nasa harapan natin. Ang gagawin lang po natin dito ay atin lang po itong tusok ng paganyan. Ganito lang po kasimple ang pagtatanim ng plants na ito. So, alam ko naman na siguro marami sa atin na nakakaalam ito. So, ngayon po, guys, ay damihan ko para once na mabuhay ito, magla-lash na siya agad. Or magbo-bloom na siya agad. And then, para hindi po pumayat, yun, alagaan natin and then lagyan po natin ng fertilizer. Nasa inyo na po kung ano yung gagamitin yung fertilizer, organic ba, or yung mga nabibili sa tindahan. Sa akin kasi, yung ginagamit ko is organic fertilizer, like yung ihi, yung hinugas na bigas. Yung magkilis ka ng bigas, guys. So, nabibisaya na po talaga ako. And then, yun, iponin nyo po yun, or else pagkatapos yung maghugas ng bigas, yun po ang idilig nyo sa mga halaman nyo. Isa din po yun sa organic fertilizer. Or magagawa natin fertilizer para sa ating mga pananim. Even though yung mga hinugas ng isda, so, pwede nyo po yung idilig, guys, sa mga halaman ninyo kung gusto nyo pong tumuba ang mga tanim nyong halaman. So, ganito lang yun. Damihin ko kasi. Lagyan lang natin to ng pataba after. Organic fertilizer. Or pwede naman din po yung mga nabibiling fertilizer, guys. Yun nga lang. Yung mga fertilizer na nabibili natin sa tindahan. Mag-research po kayo kung paano nyo po yung gamitin. Kasi minsan, pag na-over po yung paglagay natin sa ating mga plants, isa po yun sa dalahilan para mamatay po yung ating mga plants.
Katulad na lang sa aming kapitbahay, yung isang 1/4 na complete na binili niya, nilagay niya lang sa isang baldi. Yung na-overdose yung floods, namatay po. So, mag-research muna kung hindi sigurado sa paggamit ng fertilizer, lalong-lalo na yung mga nabibili natin sa tindahan. So, ganyan lang yan. So, diretso ko na itong itinim, guys. So, nais nyo pa po talagang maparami ang mga ganito nyo, guys. Pwede nyo pa po talaga itong gupit-gupitin or putol-putuloyin. Then, yun na, ilagay na sa pot. So, sa akin, diretso ko nang ilagay ng ganito. Wala kasi akong lagayan. Ginanito ko na sila. Mag-bloom na yan agad. So, ganyan lang. May iba't ibang way naman po tayo sa pagtatanim ng mga halaman. So, disclaimer lang po, hindi po ako expert sa pagtatanim ng kung anong halaman. Ito lang po ay base lang po kung ano po yung aking mga naging experience sa pagtatanim. At kung nais nyo pa po talagang madadagdagan yung knowledge nyo about sa pagtatanim, pwede naman po kayong mag-research, guys. So, ready na po to para sa mga manghingi sa atin. Kasi sa totoo lang, guys, yung mga tanim ko na lucky bamboo, yung mga tanim ko na lucky bamboo, mayroon na pong nanghingi sa akin noon. Yung aming kapitbahay, at sobrang happy po akong nakapagbigay ako sa kanya. At hindi ko na po nagalaw talaga yung aking display kasi nakaready na po yung aking mga bagong tanim para ipangbigay na lang. Kasi nasasaktan kasi tayo pag halimbawa ganito, bloom na bloom yung tanim mo, tapos darating yung kaibigan mo, tapos sasabihin, ay cherry pa, pahingi ng ganito, tapos ako naman, okay, ganun-ganun lang. Kurot-kurot, ang ending, hindi po magandang tubo ng ating time. So, parang masakit tingnan na parang naging defective po yung ating pananim ng dahil sa atin. So, para ready na rin sa manghingi sa atin, kaya nagtatanim po ako para sa kanila. So, ganito lang po ang way ko sa pagtatanim. Ayan, ganitong plants. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, guys, please consider subscribing and hit also the notification bell para lagi po kayong updated sa susunod po nating mga videos. At ngayon po ay tapos na po nating naitanim ang ating unknown plants. Unknown plants. O guys, tapos na po nating naitanim. So, ngayon po kung katulad sa amin dito na laging umuulan, hindi ko na po ito didiligan, guys. And then, kung halimbawa wala namang ulan sa lugar ninyo, diligan nyo po after na maitanim ang plants na ito. About naman po sa watering nito, pakiramdaman nyo lang po na hindi po siya mauubusan ng tubig or mawala ng tubig or magka-dry. Kasi isa sa dahilan po na hindi po maganda ang kanyang tubo ay dry po ang lupa. And then, para po maganda ang tubo, guys, i-cultivate nyo po yung pots ninyo. Or, tingnan nyo po, guys, alagaan lang po ng maingi para mas makita nyo po yung magandang result ng inyong mga itinanim na plants. So, ito sa akin, mayroon po ako nitong nag-bloom. So, nasa loob ng, hindi naman sa loob ng bahay, basta sa labas siya. So, ito yung plants na napabayaan ko dito sa may gilid. So, ngayon ay unti-unti ko pong aayusin yung mga plants na aking napapabayaan para at the same time, gumanda din siya katulad ng iba. Gumanda din sila katulad ng iba. Sumaya din sila katulad ng iba nating plants. At dito na po tayo nagtatapos. Thank you so much sa inyong lahat. Until next time, God bless to everyone.